At nandito po muli ang inyong lingkod, Vince Palos Nugid, para magbigay ng mga giya ngayon araw ng Sabado, October 16, 2021, para sa walong karerang inhanda ng Metro Turf Club, kung saan gaganapin yung karera mamayang 3:30 ng hapon. Ha? So sana kapitan tayo ng Venus at matapat yung ating mga giya. At simulan na po natin sa unang karera, kung saan gaganapin din yung first set ng Peak 5 event. Dito po sa karerang to, susuluhin ko na lang po yung couple entries, 1 Baling Rikit at 1 A.U. Chico. Parehas pong may panalo yung kabayo. So 1200 meters, tingin ko pabor na pabor sa kanila, kaya susuluhin ko na lang po sila. Maganda talaga yung pinipreba nila talaga eh. Tapos 1200 meters, mas angat sila. Kahit isa sa kanila, baka nga mamaya 1-1 din ang dumating dito. Silang dalawa pa yung first and second position. So, ang kursonado kong forecast dito po ay yung numero 6, Taranasakalios. So, good luck po! At nandito na po tayo sa ikalawang karera, kung saan gaganapin naman po yung second set ng winner take all event. 1400 meters, rating base 34 to 39. Dito po sa karerang to, best long shot ko po, numero 4, Maka-RM. Baka merong isang sa Katie na pangalawa, wala po siyang star, at saka tingin ko madedehado pa po ito dito. Tingin ko malaki po yung panalo ng kabayong Maka-RM. Baka po wala sa inyong mga rota, idagdag nyo na po. Isa pa, maganda yung pinapakita ni Jackie C.P. Henson, na talaga nagpapanalo po yung hinete na yan. So 4 po yung aking pampremera. Mabigat na mga kalaban, tingin ko yung outstanding favorite o Yamado na numero 2, Battlescar, JT Sarate yung magdadala. And then third choice ko na rin yung numero sa ace, Blackburn. Ayan, halos pare-parehas po yung preba nila. So magandang karera po yung inaasahan ko dito. 4-2-6 po para sa race number 2. Good luck po. At nandito na po tayo sa race number 3, Pick 6, 1200 meters, condition race 19. Dito po sa karerang to, tingin ko 2 horse race sa pagitan ni Huckleberry at nung Sky Marshall. So kung 1400 meters to, malamang sinolo ko na si Huckleberry. Pero dahil 1200 meters, medyo lumaki yung panalo ni Sky Marshall, kahit mas lamang yung preba ni Huckleberry. So tingin ko lalakpas o hindi lalakpas lang po to. Tingin ko yung magiging diskarte dito ni Sky Marshall, siya na yung kukuha ng segunda pwesto kung pagpipilit mauna yung headmastership. So pagandahan na lang po sila ng pwesto 1 at dating dito sa race number 3. 4-5-5-4 lang po yung pwedeng forecast dito. Good luck po. At lipat na po tayo sa race number 4, kung saan gaganapin naman po yung second set ng Peak 5 event. Dito po sa karerang to, pampremera ko po numero 4, Granddaughter. Maiden race po ito. Tingin ko mas maganda po yung itatakbo ng numero 4 dahil nakitaan ko po siya ng buti. And then panigundo ko na rin yung lumabang kasi ng panalo to, kaya nasilat yung forecast nila. So yung numero 6, May Prancelat, kung ano man yung pronunciation dyan. Panigundo ko po siya dahil maganda rin po yung tinatalang barrier talaga niya. And then third choice ko yung numero 3, IC Money. May tinalang magandang preba rin po to. Ang diferensya lang, solo lang siya nung yung ginawa niya yung preba na yon. So 4-6-3 po ako para sa ika-4 na karera. Good luck po. At tipat na po tayo sa race number 5, kung saan gaganapin naman po yung Peak 4 event. Dito sa karerang to, best long shot ko na naman po yung numero 4, Incomparable, RC Susan. Yung preba dito talagang halos pare-parehas lang, kaya naman po pwedeng-pwede kayong makakuha ng dehado dito, basta ikalat nyo lang po yung magiging taya nyo. So yun na nga, numero 4, Incomparable, best long shot kuli yan. And then numero 8, nasa iyo na ang lahat. Maganda na lang po yung tinatakbo nito, nakababa na po dito sa pinakadulong grupo, kaya po inaasahan ko na muling mananalo tong kabayan to. And then third choice ko yung numero 2, Avenue Shopper. Medyo masama yung nakaraan takbo, pero prior to that, muntik-muntikan na po tong manalo eh.
So 4-8-2 po yung aking mga pili. Best long shot ko po to, incomparable ha. Wala sa tip, wala sa kitty. Magandang pandehado, good luck. At lipat na po tayo sa race number 6, condition race 20, another 1200 meters yung karera. At dito nga po, kagaya nung sa race number 3, tingin ko lalakpas o hindi lalakpas lang po yung magiging senaryo dito sa karerang to. Pampremera ko po, numero 4, Candaba. Maraming matulin, so pwedeng makapag-abang. Isa pa, pito lang yung tatakbong kabayo. So maganda po yung tinatalang preba ni Candaba. Kung hindi ako nagkakamali, galing pa nga po ito sa impresibong panalo. O yun nga, nanalo nga siya, pero medyo may kahabaan yung karera doon. Pero 1200 meters, yun nga, kaya kumuha ko ng second choice na si Easy Landing. Dahil itong si Easy Landing, sigurado ko iuuna na po ito dito. JT Sarate, dami sakay ni JT ni Sarate ha. Lahat na halos lang sakay niya, may panalo at Yamado. So wag na rin po tayong mawawala nito, baka sakaling kapitan ng Buenas si Sarate ngayon at maipanalo ang kanyang mga takbo. So 4-5 po ang pili ko sa race number 6. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa race number 7, 1400 meters, rating base class 22-27. Dito po sa karerang to, lamang po yung numero 1 narrative, another JT Sarate Mount. Tingin ko mauuna na po dito. Kung may pwedeng tumalo o maka-upset at maka-remate, yung numero 5 lang na Eno Teresa Cher, dahil siya lang po yung medyo dikit ang preba dito sa numero 1 narrative. So ang pili ko nga po dyan 1-5, lamang po yung numero 1. Kung gusto nyo pong suluhin, pwedeng pwede po, good luck. At nandito na po tayo sa pinakahuling karera para tingnan na po ng mga exotic bets nyo. Dito po sa karerang to, ang pinili ko pong pampemera, numero 2, Smiling Lady. Medyo konti yung mga matulin sa karerang to, so tingin ko kayang-kaya niya. At saka meron second win pa tong kabayan to eh. So matapang tumao na, pero kung sakasakaling may magpupumilit, tingin ko kaya naman niya po yun. Kaya matapang din po talaga sa laban yung numero 2, Smiling Lady. Panigundo ko na rin yung dinamating jawo, another JT Sarate Mount. And then numero 7 po bilang pantresera. So 2-11-7.